everyone, this is your boy Bien from Bien Mata TV again and again and again. Oh, yan, medyo makulimlim ngayon, nagbabanta-banta ang bagyo ngayon, pero ewan ko, wala pa akong balita kung may bagyo ba ngayon. So, yan, it's another day, it's another vlog ulit tayo ngayon. So, yeah, part na to nung vlog natin, nung nakaraang post ko. So, yan o, regarding dun sa kung ang RC 200 ba ay beginner's bike. So, yeah, para matulungan na rin kayo, no, in case talaga na wala talaga kayong mapagpa-practice ang manual na motor, ituturo ko na lang sa inyo. So, para magkaroon kayo ng idea kapag bumili na kayo ng manual na motor. So, tuturuan ko na kayo kung paano pa mag-manual na motor. Okay? So, yeah. Pero, sana kung mapapanood mo to, gawin mo sana to sa open road. Sa open road, I mean, sa ano, yung wala kang mababangga, yung alam mong safe ka kahit sumemplang ka, wala kang madidisgrasya. Siyempre, mahirap nang makadisgrasya, perwisyo na sa'yo, pero nakaperwisyo ka pa, di ba? So, dalawang beses kang gagastos. Hindi ka tulad nung pag ikaw lang nadisgrasya, sarili mo lang gagastosan mo. Eh, paano kung may nadisgrasya ka? Eh, pas kupal. Minsan may mga gagong ganun eh. Yung hindi baka tao, yung gagatasan ka ng gagatasan pag nadisgrasya mo, yung tipong maghihirap ka na lang kakahingi ng kung ano-ano na hindi naman pala may nabibili. Naka-experience na ako ng ganun, guys. Hindi ko kasalanan, nakabangga ako. Tumawid ba naman sa ano? Tumawid ba naman sa Marcos Highway? Tignan na. Walang tawid. May pedestrian. Ay, may ano doon. May bridge doon. May tawidan doon. Punta ka na doon sa highway tumawid. Way back year 2017 yun. Way back year 2018 yata. Basta ganun. 2018-2017. Ganong year. Yung unang motor ko paggamit ko nun. Tumawid sa Marcos Highway. Panginan, laki-laking highway nun. Tapos lasing pala. Biglang tumawid, alam na ang daming ang walang traffic nun sa time na yun. Yung bigla talagang sumalubong, edi naiwasan ko, kaso nahagip pa rin ang likodan ng motor ko. Kaya naging una, kaya nawalan sa isa din, tinamaan ko pati siya. Buta di, ang laki kaya ng ginastos ko dun. Kasi nawasak yung cellphone niya, hinihingi pati yung cellphone. Kailangan ko daw palitan yung cellphone niya. Tapos, ano yan? Pina-hospital, babayaran ko niya daw kung ilang araw siyang absent sa trabaho niya. So, yung mga ganon, guys, share ko lang. Kita niya memories. So, kaya sana, iwas-iwasan natin yung pagiging kamote sa daan. And, ingat-ingat na din. And, yeah. So, yun, doon na tayo sa topic natin. Kung ano ba yung topic natin is kung paano mag-drive ng manual, okay? So, tatabi lang tayo sa medyo ano. Tatabi lang tayo ng ano dito, okay. Dito, pwede na to. So, yun. Bago tayo mag-start, mag-aral ng manual, alamin muna natin kung ano ba yung mga parts ng motor sa manual para umandar yung motor. So, unang-una sa lahat, meron tayong clutch. Ito yung clutch. Meron tayong silignador. At ito yung shifter natin, okay? So, yun. Update ko pala kayo. Yung shifter ko pala is naka-GT shifting. Sa stop, 1 down, 5 up. Ginawa ko GP shifting, ano na siya? Bali, tagot sa ganito. Naka ano siya ngayon?
Bali ngayon, 1 down, ay 1 up, 5 down na siya ngayon, okay? So, ibig sabihin nun, yung unang up ko, yun yung gear 1. Pero kung yun nga, first time mo sa ganitong klaseng motor, i-advise ko sa inyo, dumiretso muna kayo ng second gear. Kasi doon, medyo hindi ganun kalakas yung torque ng motor. Kaya yun, second gear, depende sa inyo, 1 or 2 tape. Pakiramdaman nyo kung ano, pakiramdaman nyo kung ano yung kaya nyo kontrolin. Okay, pero advisable ko, 2, hindi ganun kalakas yung titik ng motor. So yeah, simulan natin, okay? So, ganito to, no? Parang kapiat gatas yan, ma'am, sir. So, yan, simulan natin. Siyempre, bago natin umpisahan, ang first step is hatakin mo itong clutch. I-pull mo yung clutch. Tapos, first gear. Pagka first gear, unti-unti niyang bitawan yung clutch. Tapos, unti-unti niyang lagyan ng gasolina, yung silinyador. Konti-konti yung gano'n yung silinyador hanggang sa maramdaman yung umaandar. Okay? So, parang kape at gatas yan. Kung mapait, dagdaga mo ng asukal. Okay? Kung mapait, dagdaga mo ng asukal. Kung matamis, edi dagdaga mo ng kape. So, ito yung asukal natin. Ito yung kape natin. Okay? So, yun. Lalagyan natin ng konting tamis. Bibitaw mo ng konti ang clutch na yan. Pagka bitaw mo yung clutch na yan, unti-untiin mo yung silinyador ikutin. Tapos mararamdaman mo, umaandar na yung konting tihit mo lang sa silinyador. Tapos kapag naramdaman mo nang umaandar, unti-unti mo bitawan yung clutch. Okay? Tapos konti-konti, dagdagan mo yung tihit ng silinyador. Okay? Ganon. Tapos kapag nararamdaman yung nanggigigil na yung makina, yung parang ganyan, yung parang hirap na yung makina, hatapin nyo ulit yung clutch, hapakan nyo ulit, second gear, tas ganun ulit. Bitawan nyo ng konti-konti yung clutch, dagdag kayo ng silinyador. Ganun po yung pagdadrive ng manual, okay? So, sana na-gets nyo. So, ulit tayo from the start, okay? So, sana panoodin nyo ng panoodin to hanggang sa ma-master nyo kung paano mag-drive ng manual, okay? So, basta tandaan nyo yan, ha? Ganito, ito, open space. Okay, open space to, ha? So, yan. Balik tayo sa neutral from neutral. Angat sa clutch, gear 1. Ha? Ha? Ano, de? Bayan na lang. Ha? May iniintay lang. Pero hindi na ako tagal. Yun lang, boss. Bawal dito eh. Ah, sige, sige, sige. Ah, sige, boss. Sige. Okay, boss. Salamat. So, bawal tayo dito. So, basta yun, ganun. Ito ulit ha, from neutral, angat sa gear, 1 gear 1, bitaw sa clutch, dagdag sa gasolina, konti-konti, okay? Ayan, ganyan, umaandar na. Tapos, kapag nararamdaman nyo ulit na nanggigigil yung makina, hatak yung clutch, okay? So, pag nanggigil na yung makina, hatak sa clutch, bitaw sa silinyador, apak ulit sa shift lever, apak, and then ganun ulit. Bitaw sa clutch dahan-dahan, dagdag sa silinyador, konti-konti, okay? And for the third gear, hatak ulit sa clutch, apak sa gear lever, dagdag sa gas, konti-konti. For third gear, ayan. Kapag traffic naman, hatak sa clutch, balik niya sa susunod na mababang gear. Halimbawa, nasa fourth gear kayo, lagay niya sa third gear. Kapag ganito namang magpo-full stop kayo, balik niya sa pinaka-uno. Tapos ganun lang. Kasi pag binabad niya sa 3 and 4, 5,
mabibitin yung makina nyo, mamamatay yan. Okay? Kapag gantong traffic, maglaro lang kayo sa 1, 2, and 3 na gear, okay? Kasi nandun yung mga safe zone na hindi kayo mamamatayan. Sa 3 nga, mamamatayan ka actually. So, 1, 2, pag medyo traffic ganito, 1, 2 lang. Kapag tumigil, hatak sa clutch, bitaw sa silinyador, angat mo yung mag-minus 1 ka ulit. Angat mo sa mas mababang gear. Kung nasa 3 ka, edi 2. Kung nasa 2 ka, edi 1. Ganon. So, ganon po yung pagka-clutch. Okay? So, since nasa tutorial na rin tayo ng pag-aaral ng drive, baka ito yung first time mong magmumotor. At pag-aralan mo na rin yung mga, ano, pag-aralan mo na rin yung mga road signs. Nakikita nyo ba yan? Solid day na... Nakikita nyo ba yan? Solid lane, yellow. Kapag kapag two-way yung daan, tapos may solid lane sa gitna, bawal ka mag-u-turn dyan. Okay? Basta nakita nyo yung gitnang yan, solid lane, na dilaw, yung walang hati-hati. Teka, tingnan nyo ah. Ayan, ganyan. Tingnan nyo yung puting nasa gitna namin. Yan, so, broken lane yan. Diyan, pwede kang lumipat ng ibang linya. Pwede nasa inner lane ka, tapos pupunta ka sa outer lane. Pero kapag katulad ng ganyan, na may dilaw sa gitna, yung pabalik naman na daan, tapos dilaw ang palitan, bawal ka pong mag-u-turn sa ganong klaseng daan, okay? So, ganun lang po yung pagdadrive. Eh, yeah, pag-aralan yung mga ganong sign. So, hindi lang po ang pag-aaral ng motor, hindi lang natatapos sa kung paano pagaganahin yung papaandarin yung motor. Kailangan mo rin alamin yung mga road signs. Kailangan maging matalinong driver ka. Kasi pag bobo ka, kamote ka. And yung mga kamote, kadalasan sila yung mga nakakadisgrasya. Pero, hindi lang naman din ganun. Sorry for my words ha. Mabuti rin na alam mo yung mga road signs. Para pag may mga kamoteng enforcer, hindi ka nila mauutakan. Hindi ka nila basta-basta mauutakan. Kasi minsan, may mga road signs na minsan may mga lugar na pwede ka naman mag-u-turn. Tapos bigla kang haharangin ng enforcer, bawal daw mag-u-turn dyan. Eh wala naman nakalagay na road sign na bawal mag-u-turn. And meron naman, yun, di ba ganyan, double lane, bawal mag-u-turn dyan. Pwede mag-u-turn, pero bawal daw, kasi daw ganto-ganto. So, kung ba yung mga enforcer natin iba, hindi ko nila lahat. Minsan, pera-pera na lang din. Hindi naman natin masisisi kasi mababasahod nila. Siyempre, di-discard yung paano magkapera yan. Pero, yun nga, mali pa rin. Mali ay mali. So, hindi mo dapat kinukonsentre yung mga ganung bagay. Pero, actually, ako din naman, hindi ko rin naman talaga kabisado lahat ng road signs. As in, hindi ka talaga kabisado lahat. May mga ilan-ilan lang akong pag-alam, pero hindi lahat ng ano. Pero at least, may alam ka kaysa dun sa wala. Iba yung may alam kaysa dun sa wala talaga. So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa video na to, and please, guys, malaking tulong na talaga sa akin to. Subscribe naman kayo dyan, mag-iwan naman kayo ng marka dito sa video na to. Please do a like button, please click that like button, and pakishare na rin kung nagandahan ka, and yun, subscribe ka na rin for more videos. Okay, so yun lang, this is your boy Jan, nagsasabing a bye.
Never surrender. Peace. Bye.